Have a nice day, everyone. Building Emergency Plan. Welcome to Answer Losing Channel. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please subscribe, like, and comment. Bakit ba kailangan mag-build ng emergency plan? Ito kasi ay ginagamit natin sa biglaang pangangailangan. Yung mga tipo talaga na hindi natin inaasahan. Madalas kasi itong nangyayari. At ang pag-build ng emergency plan ay hindi naman to biglaan, utay-utay lang. Depende sa kaya nating i-build. Ang advisable nating pwedeng i-build is 3 to 6 months of our monthly income. For example, kumikita ka per month ng 10,000. Dapat makapag-save ka ng 60,000. Equivalent yun ng salary mo ng 6 months. Yun yung dapat mong ma-build na emergency plan. Para anytime na mangailangan ka, hindi mo po problemahin kung saan ka kukuha. Kadalasan kasi sa atin, kapag nangailangan, isa lang ang pinupuntahan, ang mangutang. Eh paano kung wala kang mautangan? Saan ka kukuha? Yun ang mahirap. Kaya, dapat maging prepared tayo. Maraming klase kasi ang emergency na pwedeng mangyari sa buhay natin. Tulad ng major car repair or pagkasira ng sasakyan. Kung ikaw ang tipo ng taong mahilig sa sasakyan o may sarili kang sasakyan, mahilig kang mag-travel, anytime pwede mong ma-encounter yung maplata ng gulong. Minsan, kapag maplata ng gulong, nasasalpa to sa pahangin. Eh paano kung biglang dumating sa iyo yung pagputok ng gulong? Dito, mangangailangan ka talaga kasi kailangan mong palitan yung gulong mo. Eh magkano ba yung presyo ng gulong? Di ba, libo na? Doon pa lang, makikita mo na kailangan may pondo ka. Kasi sa pangangailangan yun, hindi lang piso ang kailangan mo, libo. Ano pa ba yung mga pwede nating ma-encounter? Yung pagkasira ng bahay. Ito, hindi natin alam kung kailan ito darating sa buhay natin. Pag biglang bumagyo, pwedeng mabutas yung bubong natin. Or, pwede din namang pagkasira ng CR or biglang nagbara. Isang emergency din yun na pwedeng mangyari sa loob ng bahay natin na kailangan mapagawa mo rin agad. Isang klase pa rin yun ng emergency. Then, the third is yung major appliances repair. Pagkasira ng mga appliances mo sa loob ng bahay. Paano kung nasira yung washing machine mo? Anong gagawin mo? Siyempre, maglalaba ka sa kamay lang. Eh, paano kung ikaw yung tipo ng taong hindi sanay? Eh, di mahihirapan ka. Eh, paano naman kung ang nasira sa iyo yung rice cooker mo? Na tipong yung rice cooker mo, yun lang yung pinaglulutuan mo. Doon, naiisip mo talaga na kailangan magkaroon ka ng pondo kasi talagang bibili at bibili ka. At yung pang-apat is yung pagkawala ng trabaho. Ito, madalas ding nangyayari ito. Lalo kung nga kung hindi regular sa isang trabaho. Anytime kasi pwede kang tanggalin ng iyong manager o ng iyong boss. Lalo na kung hindi maganda yung attendance mo. Eh paano kung time na tinanggal ka, eh wala kang budget para sa next mong trabaho o para sa pag-a-apply mo? Diba ang tendency nun, mangungutang ka? Eh paano kung wala kang mautangan? Wala ka ng trabaho, wala ka pang budget, doon marirealize mo na kailangan meron kang emergency plan. Para anytime na dumating sa buhay mo, ready ka. At hindi ikaw yung tipong ng tao na kawawa kasi may gagamitin ka sa pag-apply mo. Then, ano ba yung pinakamasakit na pwedeng mangyari sa buhay natin? Yung serious illness. O isa man sa kamag-anak natin magkasakit o mismong ikaw. Eh paano kung wala ka pang health card? PhilHealth lang ang meron ka. Eh ang PhilHealth hindi naman lahat yan sasagutin. Kailangan may cash ka pa rin. Eh paano kung wala kang cash? Ano mo yung mangyayari sa'yo? Diba? Kailangan dito pala ang ma-realize natin na meron tayong emergency plan. Para anytime na dumating to sa buhay natin, hindi tayo mahihirapan or may madudukot man tayo.
Ito yung mga sample ng emergency na pwedeng mangyari sa buhay natin. Ngayon, kung hindi man yan mangyari sa buhay natin, magpasalamat tayo kasi bakit hindi natin naranasan yon. Ngayon, kung hindi natin magamit yung ating perang inipon para sa emergency, may savings tayo. Naging doble yung purpose ng perang hawak natin. Ngayon, yung hawak perang hawak natin, pwede din natin yung pakinabangan. Pwede natin siyang ilagay sa bangko para anytime na kailanganin natin, ma-withdraw natin agad siya. Or, may ibang option din naman tayo na pwede natin siyang ilagay na kung saan yung pera natin ay pwede din siyang kumita. Tulad ng mutual fund or Loris Bank. Meron kasi ditong Soldipo Funds, Atram Fund, Pelequity Fund, and Pami Fund. Ang advantage kapag meron kang mutual fund, may fund manager ka na. At may magre-review na ng performance ng mga company. Ang role mo lang dito is mag-invest. Di mo na kailangang aralin yung bawat takbo ng company. Kasi si fund manager na ang gagawa nun o tututok para sa iyong perang inilagay sa mutual fund. Then, money market fund. Then, a separate bank account without debit card or online access. In IMG, meron din tayong mga benefits. First is the free financial education workshop and books, free financial checkup, healthcare products and services, free investment seminar in mutual fund, life insurance products and services, 50,000 life insurance, save money on car, home, property, and other non-life insurance, discount from real estate company, asset preservation service, free 24/7 memorial service, be a financial industry, and travel the world. For additional information about financial education, you can message me at my FB page, Messenger, or you can email me in finisavings@gmail.com. Start your emergency fund now. Thank you and please